Hello guys, good morning. Another lotto naman tayo guys. Ayan. Ayan po. May nakasalang na dito na kaldero. Ayan. May tubig na yan. Then may, anong tawag nito? Kamatis at saka ginger. Ayan. Then, pakuluan lang natin siya guys. Then, ito ang gawin natin guys. May leftover ako na isda. Kung pinanood niyo yung mga last video ko guys, ito yung piniprito ko na isda. Yan, leftover ko yan. Pangatlong araw na ito. Kaya, haluan ko na lang siya ng mga gulay guys. Ayan po. May okra tayo dito. Zucchini. May alubati. May capsicum. And then, yan na po siya guys. Takpan lang natin siya guys. Yan. Until kumulo siya. Ayan. See you later po. Ayan. Kumulo na po siya. Ayan. Ngayon po is ilagay na natin itong isda guys. Ayan po. Ayan. Ilagay natin siya. Then ilagay natin itong okra at saka yung zucchini guys. Napaka healthy ito guys kasi walang mantika. Ayan, yung puro gulay, diba? Then, lagyan natin siya ng asin, guys. Ayan po. Then, pakuluan natin siya ulit. Asin lang nilagay ko sa dyan. Ayan. Ayan, see you later. Ayan, pakuluan lang natin siya ng isang beses. Then, ano natin yan, oh. Ayan. See you later. Ayan. After 2 minutes, guys. Check natin. Kanina pa itong kumulo. Antayin ko lang na medyo ma-loto yung ano okra. Ayan. Pati yung zucchini, guys. Ayan. Tama na itong zucchini, guys. Ayoko sa mga gulay na malata yung mga gulay. Ayan. Ngayon is, ilagay natin ito guys. Oh. Ito. Ayan. Pamilya ba ninyo yung ulam na ito guys? Ito tawag sa amin is otan guys. Otan or lauoy. Ayan. Lalo na pag may mga ano, may mga leftover kayo ng mga isda. Or manok. Yan, gawin niyo yung ganito na gulay guys. Napaka-healthy talaga ito. Lalo na sa mga may mga sakit na huwag na idaan sa mga mantika guys. Ayan. Then, ang ilagay lang niyo is loya. Yan, tingnan niyo guys oh. Diba? Then, takpan natin siya, guys. Yan. Yan ang ginagawa namin sa probinsya pag may mga leftover kami na mga ulam. Katulad ng mga pretong isda, mga inihaw na isda, ganun. Pitas ka lang ng ano, pitas ka lang ng gulay sa bakuran mo. Ayan, puro fresh. Then, yan, hindi na siya idaan sa mantika, guys. Yan, napaka-ano siya, napaka-healthy talaga. Ayan, antayin lang natin siya na kukulo siya na, guys. Yan, kumulo na po. Ngayon is, lagyan natin itong sibuyas dahon. Diba? Napakaano talaga guys. Ayan. Ayan po. Ayan. Kain na tayo guys.
kasi mainit pa yung sabaw, masarap siya, higupin. Ayan po, ito na po. Ayan. Kita ba? Ayan po siya. Ayan, kain po tayo guys. Higupin na natin siya ngayon kasi anong tawag dito? Mainit pa yung sabaw. Ayan, pray muna tayo guys. Wow. Kain tayo guys. Excuse me. Ayan, dami kong gulay. Ayan. Higupin na natin siya ngayon kasi maghinaw. Ayan, sarap. Maghigup na sabaw. Ay, sarap. Sarap talaga. Hindi siya pwede kamayin guys kasi ang init. Bagong aon lang kasi kaya hindi siya pwede kamayin. Baginit. Makain ba kayo ng ganitong ulam? Ito ang madalas namin yung ulam sa probinsya guys. Lalo na pag walang pangbili ng mantika. Yan. Ako naranasan ko yung buhay mahirap. Kaya ako, wala akong arti sa kain, sa pagkain, kahit ano, basta hindi nakakalason, pinakain ko. Ang maliban lang sa mga ano, yung mga pusa, eh hindi talaga ako kumakain ng ganun. Pero mga, lahat ng klaseng gulay. Lahat klase ng gulay guys. Lalo na yung time na maliit pa lang kami, yung elementary time. Ang dami naming mga gulay, guys. Yung mama ko masipag magtanim ng gulay. Hanggang ngayon, hindi mawala yung gulay sa bakuran namin. Kaya yung time na elementary pa ako is kami ang number one na nag-produce ng gulay sa mga estudyante na nag-aaral sa bayan. Kasi ang dami naming gulay. Noong una is pagkatapos kami mag-aral, galing kami sa school, may nakahanda na yan ng mga gulay para ilako namin.
kaming mga kaming tatlong babae, ha. Mga magkakapatid. Naka-ready na 'yan. Nilagay na sa ano, nilagay na sa anong Tagalog sa ano, sa bigo. Ano bang Tagalog sa bigo? Yung palang planggana, guys, pero made in bamboo siya. Yan na, nakalagay na dyan. Nakaano na siya, nakatali na yung mga talong, mga palya, kasi nung una hindi siya kinilog. By tali siya. Yung sitaw, okra, alabati. Kompleto kami, guys. Kompleto kami ng mga gulay, guys. Kaya yung papa ko, biruin niyo yung papa ko, alhamdulillah. Ilang taon na, 70 plus na, 70, running ko 73. Hindi masakitin sa tuhod. Hanggang ngayon, nagkatrabaho pa ng yung papa ko sa kahan. Kahit ayaw na patrabahoin ng mga anak kasi na sila, insured na sila sa kanilang mga produkto. May produkto na talaga sila na anong tawag yan? Source of income nga ba? Pero parang parang hinahanap talaga niya yung trabaho. Tawa ng Diyos, malusog pa yung ko. Yung papa ko. Kasi sa mga kinakain, guys, sa mga kinakain, kasi yung papa ko, wala ding bisyo. Hindi na nagarilyo. Kung iinom man, iinom lang. Kung may mga okasyon, may mga birthday, ganyan. Yung may okasyon talaga ba? Kung walang okasyon, isang buwan, walang inom, mga ganyan lang ba? Kasi ang makakasira sa ating katawan is yung sigarilyo, then yung alak din. Kaya sa kapatid ko na lalaki, walang na nagarilyo din. Nagmana sa papa ko. Sarap. Then yung papa ko, hindi siya mahilig sa mantikain na luto. Magalit yan pag katulad ngayon, nag-gasa. Then bukas, ginamit na naman ng mantika. Ay, magagalit talaga yun. Gusto ng papa ko is yung utan, katulad nito na pagkaluto. Yun, lagyan lang ng tanglad at kaluya. Then, at saka yung mga yung mga salad na, yung mga nilagang okra, mga nilagang talong, nalagang mga salad na pako. Yan.
hindi mahilig ng karne yung papa ko. Hindi siya mahilig sa karne. Yung ano lang manok, is nandiyan naman yung protina, di ba? Yan, kalahati lang ng isda ang kinahin ko. Ang kinahin ko talaga is gulay. Araw-araw talaga ako kumakain ng gulay dito, guys. Shoutout sa mga OFW dyan na mga hindi nakakain ng Pinoy food, mga ganyan. Marami, marami. Pero ako dito, araw-araw-araw, gulay-gulay, guys. Kung magkamanok man talaga, may gulay din. Parang matamlay yung katawan ko, guys, na yung karne. Mga ganyan. Hindi katulad pag gulay, yung katawan mo is napaka-energy. Maliban lang sa mga mahilig sa karne, mga ganyan. Ayan, may isda pa ako dito. Then, shout out sa gulay ko. Ayan. Thanks for watching, guys. Salamat sa panonood, guys. Ayan. Bye-bye po.